So yun. Tingnan natin yung comparison ah. Yung given yung mga shooting mga subject, mga lighting conditions. Ano lang, observation lang. Tama, silhouette eh. Silhouette yung timpla ng Canon eh. Diba? Tapos yung LCD niya, kahit i-tilt mo, maganda. Diba? Compared sa Sony, ah, tingnan mo yung Sony, oh. Diba? Oh. Kita yung buong picture, eh. Diba? Oh. Hindi siya nagsisilouette. Dito, silouette, eh, oh. Tingnan mo yung mga corners ng Canon, oh. Wala na, hindi mo na makita. Sa Sony, kita niya. Diba? Oh. Tapos ang problema lang yung LCD. Pag tinilt mo wala na. Oh. 18 megapixels Sony. 'Di ba? Yan yung model. Oh. Ito alam ko 16 yung Canon. Hindi ako sure kung nag-interplay yan rito. No. So check niyo na lang yung technical aspects. Yung sa atin, eh, basic observations lang. Basic observation lang. Tapos, isa pang napansin ko, Canon, ano, versus Sony. Sa Canon, kung mapansin mo, parang medyo madilaw, eh. Diba? Kasi yun yung actual, dahil matingkad sa labas, eh. Matingkad yung sinag ng araw. So, most likely, talaga madilaw yun. Diba? Pero sa Sony, diba, ano sa Sony? May patong eh, diba? Ito mo. May red, diba? Ah, may red na patong, magenta ba? Oo. Oh. Diba? Ay, tamo. O, oh, ayan, madilaw, oh. Diba? Versus sa baba, medyo may touch ng red o magenta, eh. Diba? O. Oh. So, ganun yung, hindi ko alam kung sensor yan o yung compression, eh, yung software. Ewan ko. Research nyo na lang. So, yun yung version ng Sony para probably mas sharp nga siya tingnan. Sa actual kasi dito sa akin mas sharp tingnan yung Sony versus dito. Medyo soft yung Canon eh. Hindi ko alam kung nag-interplay yung megapixels diyan or yung compression. Kung paano yung software ng ano ng ginagamit nila. 'Di ba? So 'yun. 'Di ba? Madilaw doon, tapos reddish, medyo may red, may touch ng red yung Sony. What else? Sa zoom, 'yan, oh, sa zoom. Sa zoom, ganun din, medyo madilaw eh. Kasi madilaw talaga sa labas. Diba? Magdating sa Sony, ay tamo red. Oh, ayan oh, 'di ba? Ay tamo. Nakita niyo ba? Ayan oh, madilaw yung taas. Sa baba mayroong counting touch ng magenta. 'Di ba? May pros and cons 'yan eh. Depende sa titingin. Kung alin yung mas prefer nila, 'di ba? Oh, tama yung LCD ng Canon, no. Kahit i-tilt mo,
kita mo siya sa Sony, 'di ba? Ginanon mo, oh, nag-iiba na siya. Oh. Nag-iiba na 'yung angle niya, oh. Tingnan mo, oh. 'Di ba? Oh. Nakita mo medyo mapula. Mapula ng konti. Dito madilaw sa taas, oh. 'Di ba? Oh, ganun lang. Baka same, almost the same year sila lumabas eh. Almost ah, hindi lang ako sure. Check nyo na lang. Ano pa yung mga na-observahan ko dito? Diba silhouette, tapos yung magenta, tapos yung zoom. Yung zoom. What about yung ano, tingnan ko yung timpla, checkin ko lang yung timpla. Oh, yung timpla naman ng colors. Ah, tingnan mo yung timpla ng Canon. Walang sunlight na involved, nasa shade 'yan. Oh. Medyo maayos eh. Sa Sony, 'di ba? Oh. Parang sumobra eh. Sumobra ang bigay ng liwanag eh. Sumobra ang bigay ng liwanag eh. Ito, malambot, soft. Di ba? Again, may pros and cons yan. Di ba? Kasi sa post-processing, halimbawa, di ba? Ano mas prefer mo, yung medyo na-edit na o something equivalent o you want something yung raw, parang hilaw. 'Di ba? Malambot. Para pagdating sa post-processing, doon mo na lang siya habulin or you prefer na medyo parang meron na siyang naayos na siya o baka konti nilang hahabulin mo. Diba? Nakita mo? Diba? May merit pareho eh. So, ganun lang. I hope you like the video. Like and share if you have the time. Subscribe to our channel. Thanks for watching. See you on the next video.